Hello, what's up? Once again, Palaboy OFW here sa Kuwait, mga idol. Support today's vlog, mga lods. Pag-uusapan natin yung top 3 ng mga sikat na agency sa Pilipinas papuntang Kuwait. So, disclaimer lang, ito yung pinili kong top 3 para sa akin. Personal, choice. Kasi ito yung mga agency na kung saan nandun yung mga katrabaho ko, kakilala ko. So, kaya ito yung mga pinili kong mga agency mismo, kaya legit na legit ang mga lodi. Sila yung pinakamaraming mga Pilipino na pinapadala dito sa Kuwait. So, sa mga bagong aplikante dyan, hanapin nyo ito yung mga agency na to, legit to, mga idol. Makakatulong sa inyo to, no? So, ngayon, isa-isahin natin. So, inuulit ko, top 3 choice ko to. At kadalasan talaga, karamihan sa mga kababayan nating Pilipinos galing sa mga agency na to. So, unang-una rito ang... magsimula tayo sa pangatlo. So, sa pangatlo, ang ilalagay ko dito is ATCI Overseas Corporations. So, eto mga idol, ipa-flash ko sa screen kung ikaw ay aplikante or taga-Kuwait. Comment ka lang dito kung tama ba yung pinagsasabi ko. Pero itong top 3 agency na to, ang pinakasikat dito sa Kuwait. Okay? So, number 3 is ATCI Overseas Corporation. Ang ATCI Overseas Corporation, ito yung agency ko. No? Yung first time kong pumunta dito sa Kuwait, ito yung agency ko. So, ang ATCI, hawak nila yung mga service crew dito. No? Ang pinakamalaking passport dito sa Kuwait, no? Sila yung may hawak. So, nagdi-deploy sila ng mga libo-libo yata. Kasi nung umalis kami dito, boy, back 2013, halos nasa ano kami, 200, ganyan, 200, 300, approximate. Malakas sila magpadala rito. So, number 3 is ATCI, Overseas Corporation. Comment ka kung taga-ATCI ka, automatic. Kung taga-ATCI ka, isa kang ex-crew or kasalukuyang crew dito sa Kuwait. So, ang pangalawa is ang CDK International Manpower Services Corporation. So, yun mga idol. Shoutout sa lahat mga taga-CDK dyan, mga lodi. Ang CDK naman, sila naman yung may hawak ng Alganim Excite, yung pinakamalaking electronic company rito sa Kuwait. CDK International Manpower Services Corporation. So, shoutout sa lahat ng mga taga-CDK. Pinili ko to kasi alo sa mga tropa ko dito is taggaling CDK, mga taga-Alganim. At kasalukuyang katrabaho ko dito. Comment ka kung ikaw ay taga-CDK, Lodi, or ikaw ay aplikante ng CDK. Kung baguhan ka dito sa Kuwait, at papunta sa Kuwait, ikaw ay agency may CDK, comment ka rito and huwag niyong magkalimutang mag-subscribe. So, pinaka number one dito at sikat na sikat rin dito sa Kuwait at kahit sa Pilipinas, ang IPAMS. Yun ang IPAMS, ang isa sa mga pinakamalaking agency dyan sa Pilipinas na nagpapadala rin ng mga aplikante papunta rito sa Kuwait. Ang CD, ang IPAMS. So, sila yung may hawak ng Starbucks, Cheesecake Factory dito sa Kuwait, Roadhouse, Texas Chicken, yung malalaking brand sa mga restaurants. Sa mga ano to, mga fine dining restaurants, especially ang pinaka-famous na Starbucks. Sila yung may hawak dito. Kung ikaw ay taga IPAMS, comment ka rito, like, and then hello mga lodi. So, sa mga bagong aplikante napapuntang Kuwait at sa mga nagbabalak na mag-apply papuntang abroad, ito yung mga top 3 agencies na hahanapin nyo dyan sa Pilipinas. Hindi ito sponsored video, personal choice at saka guide na lang para sa mga kababayan nating OFW na papuntang Kuwait. So maraming salamat po. Palaboy OFW dito sa Kuwait, Pinoy Vloggers in Kuwait 2.0, Rapid Sam Steel, Brian Pantanar, Team Positive Vloggers, please subscribe. Mabuhay ang lahat ng mga bagong OFW at mga bagong bayani ko, no? Alright.